Maligayang pagbabalik sa aking munting channel. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang anime series na may pamagat na Anti-Magic Academy. Sa isang akademya, habang naglalakad pababa sa hagdan ng ating bida na si Takeru Kusanagi, narinig niya ang pangmamaliit sa kanya ng dalawang lalaki sa paggamit niya ng espada. Nagalit siya ngunit pinigilan niya ang sarili na huwag pamatol sa mga ito. Sa kanyang pagpapatuloy, iniisip niya ang napakalaking utang na iniwan ng kanyang mga magulang, dahilan upang siya ang magbayad, pati na rin ang responsibilidad na alagaan ang kapatid niya. Nang marating niya ang silid tanggapan ng kanilang platon, napaiyak siya sa pagkabigla nang makita niya si Usagi Saionji na nakasuot ng sexing kasuotan habang kinukuhanan ito ng litrato ni Ikaruga Soganami. Sinugod siya ni Usagi at sinabing bakit ito umiiyak gayong siya nga dapat ang maiyak sa kahihiyan. Nagpaliwanag siya ngunit sinabihan lang siya nito ng bastos. Habang si Ikaruga naman ay kinukuhanan sila ng litrato habang tumatawa at sinabing ano kaya kung ipakalat niya ang mga litrato nila. Saka patinihilan ni Usagi si Takeru at nagmakaawa kay Ikaruga na huwag ipakalat ang nakunang litrato nila. Sa ibang bahagi naman ng gusali, nag-uusap sina Sogetsu Hattori at Oka Hattori tungkol sa responsibilidad ni Oka na hindi niya nagawa, kaya bilang parusa ay ibinalik siya ni Sogetsu sa pagiging normal na estudyante sa Anti-Magic Academy, sa pangkat ni Takeru, ang 35th Test Pluton na kilala rin bilang Small Fry Pluton. Kung saan sa loob ng kalahating taon ay wala pa rin silang nakukuhang puntos. Kaya naman nakaisip ng paraan si Ikaruga, ang tambangan ang ilegal na pakikipagkalakalan ng nawawalang D-rank magical item. Kung maaaresto nila ang nasa likod ng kasong iyon ay makakaipon sila ng puntos. Nang biglang pumasok sa kanilang silid ang Pangulong si Sogetsu, at ipinakilala ang dating opisyal ng pagsisiyasat na si Oka. At ibinalita na inilipat ito sa high school division at iyon ay sa kanilang pangkat para sa mga kadahilanan, at sinabing baka makakatulong din ito sa kulelat nilang grupo. Kilala ni Usagi si Oka bilang isang nangungunang estudyante sa gitnang paaralan na naging isang tagapagsiyasat sa loob pa lang ng isa at kalahating taon. Dagdag naman ni Sogetsu na anak niya si Oka, pero sinabi nito na mag-ama lang sila sa papel at hindi sila magkadugo. Nang mapansin ni Usagi na nakatitig si Takeru kay Oka, tinanong niya kung kilala ba niya ito, sumagot ito na kaklase niya ito noon. Tinanong ni Ikaruga ang dahilan ng pagsama ni Oka sa kanilang pangkat ngunit sumagot ito na hindi nila pwedeng malaman ang dahilan at saka umalis si Sogetsu sa silid. Sinubukang kamustahin ni Takeru si Oka ngunit umasta ito na parang hindi siya kilala. Kinagabihan, isinagawa nila ang entrapment operation, nagtalaga si Takeru ng kanikanyang tungkulin upang mahuli si Endref Jaeger, isang manunulat, kung saan naglalagay ito ng mahika sa kanyang isinusulat at kung sino man ang makakabase nito ay mababaliw hanggang sa magpakamatay. Mula sa kabilang gusali, si Usagi ang tumayong lookout ni Takeru at itinuro nito na nasa ikapitong palapag ang kanilang target. Habang nakikipagtransaksyon si Endref ay sinimulang atakihin ni Takeru ang mga gwardya. At nang pasukin nila ang silid ay nalaman nilang maling gusali pala ang napuntahan nila kaya sinisi ni Takeru si Usagi. Nang biglang siya ang pagbalingan ng mga tao sa silid na pinasok nila. Tinutukan siya ng mga ito ng baril at pinagtawanan sa daladala niyang espada dahil sabi ng mga ito masyado raw makaluma. Nanginginig sa galit si Takeru ngunit pinaalalahanan siya ni Ikaruga pero wala itong nagawa. Nang paputukan si Takeru ng baril ay kaagad nitong binunot ang kanyang espada at hinati ang bala. Nagulat ang lalaki at sinimulan silang kalabanan ni Takeru gamit ang espada, nais niyang ipakita sa mga ito ang kapangyarihan ng espada niya, nang biglang may bumulong kay Takeru upang pakalmahin siya. Si Ikaruga pala ito at ginaya lang nito ang boses ng kapatid ni Takeru. Kaya tumawa si Takeru sa harap ng grupo ng lalaki at sinabing nagbibiro lang siya. Biglang dumating si Oka at kinalaban ang grupo. Inutos nito sa isang lalaki na ibigay sa kanya ang unorthodox souls, ngunit gumamit lang ito ng instant magic at naging isang dragon. Hinarap ito ni Oka, pinutol niya ang bahagi nito kaya hindi na nakagalaw pa at natalo. Nang lumapit si Takeru upang kamustahin si Oka ay natakid ito dahilan para pamatong ang kanang kamay niya sa dibdib ni Oka. Sa galit ay tinutukan siya nito ng baril. Kinabukasan, sa kanilang headquarters, galit na galit si Usagi kay Oka dahil tingin niya ay isa itong mamaro o masyadong nagmamarunong at walang tiwala sa kagrupo. Nagpaliwanag naman ito ng kanyang panig at sinisilang si Takeru sa pagiging nakakahiyang kapitan ng pangkat. Sinabi naman ni Takeru sa dalawa na dahil kasama na nila sa grupo si Oka ay makitungo na lang ang mga ito, ngunit sinabi ni Ikaruga na parang si Oka naman ang ayaw makitungo sa kanila. Kaya nakaisip ng plano si Takeru, ang sorpresahin at bigyan ng pagtanggap bilang bagong miyembro ng kanilang pangkat si Oka.
Maya-maya pa ay dumating na ito sa kanilang silid, ngunit hindi ito natuwa pagkat aniya hindi naman niya hilig ang ganon. Nang akma na itong palabas ay nakita ni Takero ang sugat ni Oka at nang tanungin niya ay hindi naman siya pinansin nito. Hinabol niya si Oka at sinabing kahit hindi na bilang kapitan, kahit bilang isang kasamahan na lang ay nais niyang malaman ang nangyari. Ngunit galit pa rin ito at sinabing hindi niya itinuturing na may halaga si Takero bilang kanyang kapitan. Pero kahit anong mangyari ay si Takero na ang kanyang kapitan at hindi niya hahayaan ang kanyang miyembro na mag-isa. Kaya naman kinagabihan, magkasama nilang pinasok ang isang gusali kung saan naroon ang asosasyon ng Mahika na hindi masyadong alam ng iba. Nang pasukin nila ang loob nito, hindi napansin ni Takero ang patibong sa itaas kaya itinulak siya ni Oka dahilan para mahulog ang patibong at sumugod ang mga bantay. Ipinoses ni Takero ang dalawa habang si Oka naman ay pumunta sa kinaroroonan ng mga container. Hindi niya alam kung ano ang pakay dito ni Oka. Nang sumunod si Takero, nakita niya ang mga container na may mga bahid ng dugo habang si Oka naman ay humihingi ng tawad sa isang bangkay dahil aniya ay nahuli siya ng dating. Lumabas ito at binaril ang isa sa mga bantay, pinigilan siya ni Takero at sinabing alam niya ang maaaring mangyari kapag pinatay niya ang dalawa, mawawalan siya ng lisensya sa pagiging tagapagsiyasat. Pero galit niyang isinigaw na papatayin niya ang mga ito at ang mga mangkukulam. Muli siyang pinigilan ni Takero at sinabing sa halip na siya ang biktima ay siya pa ang lalabas na sospek kapag ginawa niya iyon. At doon sinabi ni Oka na pinatay ng mangkukulam ang kanyang pamilya na ikinagulat ni Takero. Iyon ang dahilan kaya galit siya sa mga mangkukulam at sa lahat ng gumagawa ng Mahika. Kaya handa niyang isugal ang buhay niya upang mawala ang mga mangkukulam at hindi na iyon magbabago habang siya ay nabubuhay. Kaya kung magkakaroon siya ng katrabaho, magiging sagabal lang ang mga ito sa kanyang paghihiganti. Kaya sinabi niyang hindi siya dapat maging isang kasamahan ni Takero. Nang magpaputok muli si Oka ay sinalag siya ni Takero at sinabing nagkakamali siya, at hindi ito magkukunwari na naiintindihan nito ang pinagdadaanan niya. Pero hindi ito titigil na subukang maging kasamahan niya. Nagkakilala si Takero at Oka sa eskwelahan na kanilang pinasukan at naging magkaklase, sa unang araw ay naging kalahok sila sa kunwaring labanan, ng mga oras na iyon ay kampiyanse si Takero na matatalo niya ang lahat sa pamamagitan lamang ng kanyang espada. At nang sila na ni Oka ang nagharap ay natalo siya nito. Nang sumunod na araw, habang naglalakad si Takero ay narinig niya ang usapan ng iba tungkol sa bagong miyembro ng grupo nilang Small Fry Platoon, nagtataka ang mga ito kung bakit sumama iyon sa grupo gayong dati naman iyong tagapagsiyasat. Napabuntong hininga na lang si Takero nang maalala niya ang mga sinabi niya kay Oka na sa palagay niya ay masyadong OA. Habang si Oka ay kinakausap ng Pangulo tungkol sa pakikasama niya sa bago niyang grupo. Pero walang pakialam si Oka sa mga sinasabi nito. Hanggang sa sinabi nito na ang isang miyembro ng pleton niya ay kandidato ng Relic Eater na ang ibig sabihin ay may kakayahan itong bumuo ng kontrata sa pamamagitan ng maalamat na mahiwagang armas. Nabigla si Oka at hindi makapaniwala. Nang bigla namang nakita ni Sogetsu si Lapis sa loob ng silid, si Lapis ay isang sandata sa kaanyuan ng tao na naglalayo na makagawa ng ganoong kontrata sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, isang batang mangkukulam na si Marie, anak ng dakilang mangkukulam, ang nakipagkita kay Haunted, isang necromancer, alchemist at summoner. Galit na tinanong ito ni Marie kung ilang tao ang napatay nito. Bilang sakripisyo para sa isang bagong spell, pumatay ito ng humigit-kumulang 50 katao, dagdag pa nito na ang kalahati naman ng napatay niya ay mga kriminal. At nangako na hindi siya mandadamay ng inosenteng tao dahil bilang taga-Valhalla, ang tanging kalaban nila ay ang tagapagsiyasat. Saka umalis si Marie at sinabing tupa din ang ipinangako. Sa silid ng 35th Test Platoon, nagsasanay si Usagi ng tamang pag-asinta at sinabi nito na humanda si Oka kapag nagbunganga pa ito, nang biglang dumating si Oka na ikinagulat ni Usagi, niyaya ito ni Takero na kumain ngunit tumanggi ito at sinabing kaya lang pala niya gustong maging tagapagsiyasat ay para sa perang ibinabayad. Dagdag pa ni Oka na bukod sa hindi siya bagay maging kapitan, ay hindi rin siya bagay na maging tagapagsiyasat. Sumabat naman si Ikaruga at sinabi kay Oka na anong karapatan nitong magsalita ng ganoon gayong siya naman ay napatalsik bilang tagapagsiyasat at kilala sa bansag na kalamidad, na ang ibig sabihin ay salot na pumapatay ng mga kriminal nang hindi ipinag-uutos. Nagulat si Usagi, at hindi naman ito itinanggi ni Oka. Sa labas ng gusali, ini-activate ni Haunted ang kanyang spell dahil nais niyang sirain ang kapayapaan sa lugar. Sa pagdalaw ni Oka sa sementeryo, sinundan siya ni Takero at nalaman nito na doon nakalibing ang magulang at nakababatang kapatid nito.
Doon ipinaalala ni Oka ang kanyang sinabi na nabubuhay lang siya para maghiganti sa mga mangkukulam, kaya bagay lang sa kanya ang bansag na kalamidad. Habang nag-uusap, narinig nila ang malakas na pagsabog at nakita ang makapal na usok. Nagpatawag si Haunted ng isang nakabaluting Einherjar, ang muling nabuhay na kaluluwa ni King Arthur, dala nito ang railgun na nilagyan ng mahika ng Excalibur, at ang misyon nito ay ang palayain ang mga mangkukulam na nakakulong sa ilalim ng Anti-Magic Academy. Kaagad na tumungo doon si Oka at tinanong sa mga kabalyero ng Spriggan kung ano na ang sitwasyon. Pinaalalahanan niya ang mga ito na hindi lang necromancer ang may gawa ng pagsabog pagkat hindi ng mga ito kayang magpasabog ng ganoon. Habang tumatakbo si Takiro upang habulin si Oka ay napahinto siya sa sinabi ni Lapis ngunit hindi niya ito nabigyang pansin dahil sa pagtawag ni Ikaruga na ipinarinig ang sinasabi ng kanilang pangulo tungkol sa Einherjar, hinikayat nitong ang lahat ay lumaban. Nang tanungin ni Ikaruga si Takiro kung tatakbo na lang sila o makikipaglaban, sinabi nito na mas mabuti kung tumakbo na lang. Pero alam ni Ikaruga na makikipaglaban si Takiro, doon sinabi ni Takiro na si Oka ay pabalik sa academy na galit sa mga mangkukulam, bilang miyembro ng 35th Pluton ay kailangan niya itong sundan, pero uunahin niya munang hanapin ang Einherjar. Isang lalaki ang nakita ni Oka at sinubukan niya itong tulungan, at doon niya nakaharap ang Einherjar, sa sobrang lakas ay wala siyang magawa hanggang sa inihagis siya nito, pero hindi siya papayag na matalo ng ganun na lang, kaya napilitan siyang magpatawag ng kambal na pistol na nagngangalang Vlad kung saan may pansamantala siyang kontrata.